Hi guys! Welcome back to another vlog. So, sa vlog na ito, isi-share ko na sa inyo finally ang naging itinerary and budget natin sa ating recent Malaysia trip. So, if you want to know more, please keep on watching. Okay, so I have my laptop here. May kodigo tayo guys. And start na natin. So, magsimula tayo sa ating itinerary. So, pumunta tayo ng Malaysia for only 3 days. Sa mga nakapanood na ng mga previous Malaysia vlogs natin, you know na 3 days lang ang in-stay natin sa Malaysia because again, we took advantage of the long weekend. Kaya 3 days lang yung naging vacation natin sa Malaysia. So, ngayon, i-share ko sa inyo yung itinerary muna natin bago tayo pumunta sa budget. For itinerary, mag-share ulit ako ng screen dito. I-share ko yung spreadsheet na ginawa ko. Ito guys, napansin ko tama na yung spelling ko ng itinerary. Dun sa mga nakaraang itinerary vlogs natin, napansin ko mali yung spelling. So, at least ngayon, naitama na natin. So, pumunta tayo ng Malaysia from August 26 to 29. So, nilagay kong 26 kasi 26 ng gabi yung flight natin, di ba, at 8 PM. So, for day 0, ito yung arrival natin sa Kuala Lumpur at 1 AM. For day 1, the first thing we did is bumili tayo ng SIM card, tapos nag-breakfast tayo sa McDonald's, and then nag-start na tayo ng KL City Tour. Yan yung pinuntahan natin yung Merdeka Square, River of Life, KL City Gallery, Textile Museum, Central Market, Jalan Petaling Street, tapos yung nag-lunch tayo sa Shinki Beef Noodles, tapos bumalik tayo ng Ayu Hotel, and then nag-Petronas Towers tayo. Tapos, at the end of the day, kumain tayo ng Indian food. So, yung day 1 ko ay pinocus ko doon sa mga tourist attractions na malapit sa hotel ko, no, around Chinatown. So, more on lakad-lakad lang ito. And, karamihan sa mga pinuntahan ko dito ay mga libreng tourist attractions. Day 2, ito naman yung pumunta tayo ng Genting Highlands, guys. Nag-bus tayo from KL Central, tapos nag-cable car tayo from Awana Skyway, Chin Suite Station, we went to Sky Avenue, tapos yung Genting Highlands Premium Outlets, tapos pagbalik natin sa KL Central, nagmerienda lang tayo sa Jalan Petaling Street, tapos yung kinagabihan nun, yun na yung nag-Jalan Alor Street Food Night Market tayo. For day 3 naman, ito yung bumili tayo ng pasalubong sa umaga sa Maidin and sa Central Market. Tapos nag-check out tayo sa hotel, we went to Batu Caves and KL Tower. And then sa gabi pumunta tayo ng Pavilion Mall, tapos pumunta na tayo ng airport pauwi ng Philippines. Ganito lang kaikla yung araw natin guys sa Malaysia, pero nakita nyo naman ba? Diba, halos na-cover ko naman yung mga tourist spots dito sa Malaysia, kaya okay na ako dito sa 3-day itinerary na ito. So, feel free to screenshot this spreadsheet kung gusto nyo ring gayahin yung itinerary natin and pwede nyo ring ibahin, no? Pero at least, magkaroon kayo ng idea ano-ano yung mga pupuntahan sa Malaysia, tapos ano yung pwede nyo pagsunod-sunodin. So, that's it guys for our Malaysia itinerary. Ngayon, proceed naman tayo sa budget. So, i-share naman natin yung spreadsheet ng budget dito. Alam nyo guys, hindi na talaga ako nagtaka nung nakita ko yung total expense ko. Kasi ang mura talaga nung nagastos ko sa Malaysia. Of course, 3 days lang naman kasi. But aside from that, generally, mura talaga yung mga ginastos ko sa Malaysia guys in terms of food, transportation, everything is affordable. So, simulan na natin guys. Share ulit natin ang spreadsheet dito. So, again, nag-ready ulit ako ng isang table for the pre-departure expenses. Ibig sabihin, ito yung mga binayaran ko na bago pa tayo makarating ng Malaysia. So, itong table na to is naka-peso. And then, yung mga susunod na tables, naka-Malaysian Ringgit na guys. So, yung sa Malaysian Ringgit, if you want to convert it to peso, i-times nyo lang sa 13 para makuha nyo yung peso equivalent niya. Pero mamaya, at the end of the spreadsheet, makikita nyo naman yung kung ilan yung nagastos nating ringgit, tapos kung magkano siya in peso. So, for the pre-departure expenses, of course, kumuha tayo ng ticket and baggage. Nakakuha ko sa Cebu Pacific, guys, kasi nagtingin ako ng mga ibang airlines. And si Cebu Pacific yung nakita kong pinakamura. So, nakuha kong ticket na round trip is 9125. Nag-book ako nito, guys, parang 1 week before the flight, no? Baka kung magbubuka kayo ng mas maaga pa, baka mas makakuha kayo ng murang ticket.
Tapos, kumuha rin ako ng 20 kilo baggage allowance ng papunta and pauwi. That's a total of 19. Of course, hindi natin kakalimutan ang ating travel medical insurance na Safety Wing. 397 pesos yan, guys. Good for 5 days. So, kung gusto nyo rin kumuha ng insurance kapag pupunta kayo ng abroad, pwede yan sa kahit anong bansang puntahan nyo, guys. No? Na-experience ko to sa Thailand and ngayon sa Malaysia, diba? And sa mga susunod pa, ito yung gagamitin ko kasi ito yung nakita kong pinakamura talaga. So, if you're planning to go to abroad and gusto nyo rin kumuha ng travel medical insurance na affordable, ilalagay ko yung link ng Safety Wing sa description box below. Next, ang binayaran natin is yung travel tax. If you remember sa ating first Malaysia vlog, nagbayad ako ng travel tax online. So, 1,670 yung binayaran ko. 1,620 lang to sa counter, diba? So, plus 50 pesos sa convenience fee siguro sa online. Okay na to, diba? Kesa doon ka sa Cebu Pacific magbabayad upon booking. 100 pesos kasi yung minamarkup nila doon sa price. At least ito, 50 pesos lang. So, okay na. Next na expense na binayaran natin is yung IU Hotel Kuala Lumpur. Nag-book ako nito sa Klook. Ang binayaran natin is 3,832.6. So, ito yung total ng pre-departure expenses natin, guys. 16,924.6. Next na tayo, doon na tayo sa mga naka-Malaysian Ringgit. So, for our day zero, ito lang yung nag-grab tayo. Airport to hotel. Ang binayaran natin sa grab ay 65 Ringgit. For day one, ito na yung nag-KL City Tour tayo plus Petronas Towers. So, ang SIM card is 22 ringgit. McDonald's breakfast is 13 ringgit. National Textile Museum, ito yung nagbayad ako ng 5 ringgit lang na entrance fee. Yung Kim Soya Bean Drink na ininom natin sa Jalan Petaling Street, 2.4 ringgit. Machi, yung binili natin na katulad nung sa Singapore, 6 ringgit. Shinki Beef Noodles is 13. Touch and Go Card, ito yung sinasabi kong kinokollect ko sa every country na pinupuntahan ko. 20 ringgit yon. Roti Boy, na super sarap, guys. If you go to Malaysia, ito yung wag na wag nyong kalimutang kainin. So, 6.4 yan for 2 pieces. Tapos, nag-grab tayo from Dangwangi Station to IU Hotel. Ito yung kinansel natin yung Minara KL Tower natin kasi umuulan nung time na yon. So, 14 ringgit ang binayad ko. Tapos, yung nag-dinner tayo ng Indian food, 24 ringgit. So, ang total ng day 1 natin is 126 ringgit. Next, dito na tayo. Ito yung nag-Genting Highlands tayo. Tapos, Jalan Alor Street Food Night Market nung gabi. So, grab to KL Central is 8 ringgit. By the way, guys, nabanggit ko na to sa mga previous Malaysia vlogs natin. No? Ang mura talaga ng grab dun sa Malaysia. Like, less than 100 pesos yung mga grab. Unlike dito sa Philippines, ang mahal, diba? Breakfast, yung convenience store breakfast natin is 15 ringgit. Yung bus to Awana Skyway is 10 ringgit. Cable car is 10 ringgit. Godiva ice cream, ito guys, medyo mahal pero nilaban na natin kasi masarap naman. It's 28 ringgit. Yung lunch na nasi lemak natin na napakasarap, 23.85 kasama na yung inumin natin. Bumili tayo ng roasted chestnut sa Genting Highlands, it's 11 ringgit. Tapos, nag-grab tayo from KL Central to Jalan Petaling Street, it's 9 ringgit. Yung merienda natin na Asam Laksa is 9 ringgit also. Yung grab natin from IU Hotel to Jalan Alor is 14 ringgit. Dinner natin sa Tay is 16 ringgit. Chicken wings is 16. Sugar cane na juice is 5.5. Egg tart is 3.5, tapos yung grab from Jalan Alor to IU Hotel is 8 ringgit. So, ang total na nagastos natin for day 2 is 186.85 ringgit. Day 3 na tayo, guys. This is our last day in Malaysia. Pasalubong Shopping, Batu Caves, KL Tower, Pavilion Mall, yan yung mga naging itinerary natin for day 3. So, nag-breakfast tayo ng masarap na toast and yung parang pineapple ban ng Hong Kong, no, sa Blimkey Cafe. 26 ringgit yung binayad natin doon. Pasalubong sa My Dean ng mga chocolates, it's 175 ringgit. Nag-grab tayo to hotel, it's 5 ringgit. Ito yung sinabi ko sa inyong super mura ng grab doon. No? Tingnan mo, 5 ringgit lang, guys. Next, nag-lunch tayo sa Lifong Beef Noodles. Ito super sarap din ito na local noodle place. 17.7 ringgit ang binayad natin. Air Asia ride to Batu Caves is 12 ringgit. Tapos yung grab natin pabalik ng IU Hotel is 21.5 ringgit. Air Asia ride to Minara KL Tower is 6 ringgit.
Diba ang mura, guys? Less than 100 peso. Tapos, ride to Pavilion Mall, 7 ringgit naman. And then, yung dinner natin sa Pavilion Mall, food court is 23.8 ringgit. Toast box is 11.4. Tapos, Grab to Ayu Hotel is 15 ringgit. And then, yung AirAsia ride natin from Ayu Hotel to Kuala Lumpur Airport is 66 ringgit. So, ang total ng ginastos natin for day 3 and our last day is 386.4 ringgit. Medyo mataas to, no? Kasi dito pumasok yung pasalubong natin. So, in total, ang pre-departure expenses natin is 16,924.6. And then, ang total na Malaysian ringgit na nagastos natin is 764.3. Equivalent niyan to peso is 9,935.4. Okay, so in summary, ito na guys. Yung flight natin is 9,125. Baggage is 1,900. Travel tax is 1,670. Accommodation is 3,832.6. Insurance is 3,97. Pasalubong is 2,275. Wait, taga-alarm si ano? And the RRMC, kasi nga guys, may bagyo, no? So, ingat tayong lahat. Pasalubong is 2,275. Transportation is 3,516.5. Meal is 3,793.4. Activity is 351 pesos. So, ang total, all-in-all na nagastos natin sa Malaysia trip is 26,860.5. And, ito, ang nagastos ko lang sa Malaysia, guys, kung i-add lang natin yung transportation, meal, and activity, kasi ito lang naman yung mga kailangan mong gastosin if you want to go to Malaysia, kasi yung pasalubong, depende naman yan sa'yo, diba? And yung accommodation, magdedepende din naman yan kung ano yung makukuha mo. So, ang total na nagastos natin sa Malaysia, guys, is 7,660.9 pesos only. So, less than 8,000 lang. Ngayon, may idea na kayo if nagpa-plan kayong pumunta ng Malaysia and gusto nyong sundin yung itinerary na ginawa ko without the pasalubong, hotel, flight and travel tax, ito yung kailangan nyong i-prepare. O diba guys, kita nyo naman na kayang-kaya nyo talagang pumunta ng Malaysia kasi ito lang yung kailangan nyong ipunin. Halos parang nagpunta ka lang ng Boracay, diba? So yung flight, pwede naman kayong makakuha ng mga mura, mag-abang kayo ng mga piso fare or seat sale sa mga budget airlines natin dito. Tapos sa inyo kung kukuha kayo ng baggage, pwede kayong maging budget traveler na hindi na kayo kukuha, pero I suggest kuha kayo kung bibili kayo ng maraming pasalubong. Travel tax, kailangan nyo talagang bayaran yan dito, and yung accommodation, depende yan sa kukunin yung accommodation. Kasi, ang dami ring mga murang accommodation sa Malaysia, tulad sa Thailand, merong mga bunk bed style na accommodation. So, kung budget traveler kayo, pwede nyo pang pababain yung accommodation. So, yeah, this shows na super affordable talaga mag-travel sa Malaysia. Okay, so that is it guys for this vlog. Again, feel free na kopyahin yung itinerary na ginawa ko. And pwede nyo rin i-screenshot itong spreadsheet na ginawa ko for the budget para magka-idea rin kayo if you're also planning to go to Malaysia. So end ko na itong vlog na ito guys. Again, maraming salamat sa pagsama sa akin sa Malaysia trip ko na ito. And sana nag-enjoy kayo as much as I enjoyed my 3-day Malaysia trip. So bago ko i-end itong vlog na to, please follow me on my social media accounts. It's JM Bankisho on Facebook and JM's Journey 24 on Instagram. Kung nagustuhan niyo itong vlog na to, please paki-like niyo naman and subscribe kayo sa channel ko and hit that notification bell para ma-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Suggest naman kayo guys ng mga next destinations natin dyan sa comment section below. Maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next vlog. Bye!